What's up mga Repa? This is Kuya Nikki again, nagbabalik. And today, magluluto tayo ng isang masarap na recipe. Ito yung adobong pusit na merong gata. So sa video na to, i-share ko sa inyo ang aking diskarte kung paano lutuin ito. So paano mga Repa? Tara, samahan niyo ako at akin na ibabagi ang step-by-step procedure kung paano lutuin ito. Tara mga Repa! Alright mga Repa, simulan na natin ang pagluto ng adobong pusit na may gata. So unang step na gagawin natin dito ay ating itong huhugasan mga Repa at ating tatanggalin yung mga unnecessary na nasa loob ng ating pusit. So unang tatanggalin natin dito yung parang backbone niya o yung parang plastic na nasa loob niya. Ayan, gabatakin nyo lang yan mga Repa. At susunod natin tatanggalin dito ay yung parang ngipin niya na matatagpuan natin dun sa bandang ulo. So ito, pangalawang pusit na ating tinanggal yung ating backbone. Then ito, tatanggalin natin yung parang ngipin niya. So ipipress nyo lang yung bandang gitna niya. Wag totally ito dun yung pag-press kasi baka madurog. Tapos yan, lalabas na yung ating ngipin. Pagkatapos yan, huugasan natin ito ng maigi at make sure na walang ibang nasa loob ng ating pusit. Now, to check kung fresh ang ating pusit, kailangan intact yung ulo at saka yung katawan. So, ayan mga Repa, ready na to at atin na itong lulutuin. Okay mga Repa, after nating malinisan ang ating pusit, atin lang itong igigisa. So ito, naglagay lang ako ng mantika dito mga Repa. Pagka mainit na ang ating mantika, tayo na magigisa ng mga pastry na ingredients like ito. Gumamit ako ng dinidikit na bawang, siguro mga 6 na piraso ito. So hintay lang natin ito mag golden brown para isunod na natin yung next pangisa, which is yung ating sibuyas na pwede ng isang lang ngayon sa mga pawn shop. Sobrang mahal. Kapag nag-translucent na yung ating sibuyas o parang nalanta na siya, ito na yung tamang oras para idagdagan natin yung next ingredient. Ito yung ating luya, mga Repa. Inisa natin siya sa bawang, sibuyas, luya. Ayan. Ngayon, i-move tayo sa next step kapag kumutok na yung amoy ng ating luya. So, yung dami ng yung sibuyas ko dito ay medium size lang. Yung ating luya ay kasi laki lang na aming tam. Tapos ito, optional to. Pwede kayo huwag nang maglagay ng kamatis. Basta merong luya, okay na. Pero sa akin, nagdagdag pa ako ng kamatis, isang piraso, kasi nakakadagdag sana nilamdam. Pagkatapos yan, gigisahin din natin to sa patis, mga Repa. So ito, gumamit ako siguro ng mga 1.5 tablespoon na patis. So yan, hinihintay lang natin madurog yung ating kamatis, and then isusunod na natin ng ating pusit. Masasabi ko sa inyo, pag ito niluto nyo, talagang magugustuhan ng ating mga magulang at ating mga lolo't lola. Kasi talagang pag mga medyo may edad, sa kanila 7 pag ito ang niluto mo pa. So ito, shoutout to para sa AirPod ko. Special request niya, ito yung adobong pusit na may gata, kaya ito ating niluto. I love you daddy. Kasi ito mga Repa, sinali na natin ang ating pusit dito. Ang pusit, mabilis lang lutuin ito kung ayaw niyong tumitas. Siguro gigisahin lang natin ito ng mga 30 seconds. Pagkatapos na atin ang titimpahan ito mga Repa. Tapos yan, naglagay pala ako dito ng pamintang durog mga Repa. Siguro mga 1.5 teaspoon to 2 teaspoon ng paminta. Tapos yan, nilagyan ko ng dalawang siling haba na ngayon sa palengke ay sobrang mahal din. Kasi to, ang timpla natin dito ay soy sauce, mga Repa. 1/4 cup ang ginagay ko dito. Pati yung ating vinegar or suka, gumamit din ako ng 1/4 cup. So, pagka kayo'y nagluluto at inagyan nyo na suka, huwag nyo munang hahaluin siya na siguro ng mga 2 to 3 minutes. Kasi, hindi masarap yung kinakalabas na lang suka ay pag hinahalo ka agad. So hindi yun alamat, yun ay talagang totoo, base yun sa aking pagluluto. Pagkatapos yan, para maging talagang adobo, naglagay din tayo dito ng 3 pirasong dahon ng laurel.
At ito, tinimplahan din natin siya ng oyster sauce, mga kaipa. So, gumamit ako ng mga masitas. Siguro mga 2 kutsara o 2 tablespoon na oyster sauce ang aking nilagay dito. So, ito, ang ating pusit ay kusa siya maglalabas ang tubig. Tapos, lagay din ako dito ng konting brown sugar para mag-balance yung lasa, mga kaipa. So, wag sobrang, depende yan. Kung gusto nyo nang manamis na mis, dagdagan nyo. Yung iba naman ayaw ng manamis na mis, kaya huwag nyo na lang nilagyan ng asukal. Sa akin, nilagyan ko siya para mabalansin lang yung lasa, mga kaipa. Kasi ito, pakukuloyin lang natin to siguro ng 3 to 5 minutes para maiwasan natin kumunat yung ating kusin. Pero naman, meron din namang, kunyari, natagalan na kumunat na, mapapalamot nyo po rin yan. Pero sa matagal na pakuluan yun, siguro aabot kayo ng mga 20 minutes na pakuluan para mapalamot yun. Ang disadvantage nga lang nun, lumiliit yung pusit. So ayan, since napalabas na rin natin yung sariling tubig ng ating squid or ating pusit, ating itong isa-set aside. At ating lulutuin further yung kanyang sabaw o yung kanyang sauce. So ayan, inahangon natin siya, mga lupa. So ito mga repa, natanggal na natin yung ating squid or pusit. Palalaputin lang natin yung ating salsa dito, mga repa, or sauce. May iba naman gusto talaga masabaw na masabaw, kaya okay lang na huwag nyo nang gawin itong method na to. So ito, dito sa part na to ko nilalagay yung ating gata. So nagpapiga lang ako ng isang gata, yung unang piga, inalo ko dito, mga repa. So nagkakalaga siguro siya ng 35 pesos. So, pakukuluan lang natin ito, mga repa, hanggang sa mabuwasan yung kanyang pagtutubig sa mahinang apoy, sa low to medium fire lang siya. Titimplang ko rin pala ito, mga repa, ng rock salt. So, siguro gumamit ako dito ng 1.5 teaspoon na rock salt, mga repa. So, to taste yan, depende sa inyo kung anong sa eksaktong alat para sa inyo. Iba kasi mahilig sa sobrang alat, may iba naman, kulang na lang, wala ng lasa. So, depende sa mga panlasa natin yan, mga repa. So, yan. Pagka napansin nyo na parang nagiging malapot na siya, yan yung tamang oras para isalin uli natin yung ating pusit. Ayan. Masasabi ko sa inyo itong lutong to ay talagang sobrang sarap, mga repa. Isang patak pa lang ng sasa nito ay talaga mapapasubuhin ng 2 kanin, 3. Talagang ang sarap. Parang talo pa nito yung mga crispy pata o yung mga uso ngayon na talagang mataas kolesterol. Kung walang ibubuga pag nagluto kayo ng adobong pusit na may kata. So ayan, atin na sinalin yung ating kaninang pusit na naluto na rin at sinet aside. So paghahaluin lang natin yung ating sauce at ang ating pusit, at pakukuluan lang to siguro ng mga 3 minutes pa, 3 to 4 minutes, para kumabit ng yung lasa ng ating sauce sa loob ng ating pusit. So, paano, mga repa? So, ayan, tapos na tayo sa pagluto ng ating adobong pusit. Naway meron kayong mailutong bago sa inyong pamilya, lalo na sa inyong mga magulang, sa inyong mga lolo't lola, sa mga tita-tito. So, masasabi ko sa inyo, they will love it. So, again, this is Kuya Nikki. I just wanna say, thanks everyone sa inyong suporta, sa inyong panonood. Till next video again, this is Kuya Nikki. I just wanna say thanks everyone and have a good day.